po si Kuya Zorel, MG ni Kuya Zorel, at i-explain ko po kung ano po yung kulay red na nandito po. Pag may nakita kayong ganito at nakita kayong red, yun po yung explain ko at ibig niyang sabihin. Ngayon, sa nakikita ninyo, may kulay red dito, ibig sabihin nito ay sacrifice. Ito ay walang ibang nagsakripisyo kundi ang ating tanging Panginoon lang. Kaya pag may nakita kayong red dito, ah, may red doon. Alam mo kung bakit may red doon. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang tanging nagsakripisyo para sa atin. At sinasabi dito sa John 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang isang anak. Upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi papahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito rin ay nagpapaalala sa atin na inuutosan tayong ialay ang ating mga katawan bilang buhay na hain, banal at kalugod-lugod sa ating Diyos. Kaya pag may nakita kayong red, ang sabi dito sa atin ay ito ay buhay ng ating Panginoon. At tayo bilang mga pathfinder, bilang pastor guide ay dapat atin ding ibigay yung ating buhay para sa ating Panginoon, para sa kanyang gawain. So, ano nga ulit yung red, mga bata? Sacrifice! Very good! Thank you po! Parang dugo pala ito ni Azorin, ano? Ayan, so sa akin naman, nakikita niyo dito yung parang triangle. Nakikita niyo yung triangle, mga bata? Oo! Anong kulay ng triangle? Red! Kulay? Red! Yellow, yung buhet na triangle. Yung triangle na yan, nagre-representa sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sana nga nagre-representa? Diyos Ama! Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. At ang programa natin ay nakahati rin sa tatlong bahagi. Mental, ibig sabihin sa isip, physical o yung katawan natin, and spiritual, which is yung ating pananalangin at relasyon sa Diyos. Marami naman ay yung goal. Pag sinabing goal, represent excellence. Ayan, goal. Pag sinabing goal, ito, di ba, parang mamahalin. Ayan. At sabi dito sa Apocalipsis 3:18, binigay ko sa inyo ang payong nabigay mo sa akin. Ang gintong inilinis ako upang maging mayaman ka. Ang ginto rin ay isang pamantayan ng sukatan. Ang Pathfinder Club ay may manaas na pamantayan upang tumulong sa pagpapalaki ng mga karakter na angkop para sa kaharian ng langit. Pag-control naman ay ang tinatawag natin na shield. Kung makikita nyo dito, yung bugis na shield o tinatawag natin na kalasag. So makita nyo dito na sa ikon siya ng kulay blue na sword. So, ang shield daw po ay nag-represent kay God daw po. And then ang sabi po sa Genesis 15 verse 1, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag. At ang sabi din sa Ephesians 6 verse 16, bukod dito, kunin mo ang kalasag ng pananampalataya na dito'y iyong masasawata ang lahat ng mga palalong pambakal ng masasamang tao. Hello! Kagaya ng pre-present ni Kuya Loy, ang color naman ng shield ay color white at stands for beauty and righteousness. Sabi nito, ang magtutumpay ay maging parang kanilang mga damit na mapuputi. Apocalipsis 3:5. Bilang mga pathfinder, nais natin magkaroon ng kalinisan at katuwiran ng buhay ni Kristo. Ang Pathfinder Club ay isang panlindigang organisasyon sa isin-sponsor ng Seventh-day Adventist. God is good? All the time! All the time? God is good! Ang naman po ay nakastand for loyalty. Layunin ang Pathfinder Club na turuan tayo ng maging tapat sa ating mga magulang, sa ating simbahan, at sa ating Diyos sa lahat. Ang sword! Pagkita niyo itong sword nito, ang pulit na yan? Apo! Espada yan. Ang tao dyan, ang symbolism dyan, the sword is a symbol of warfare. Ang laban ay palagi nananalo sa pamamagitan ng pag-atake. Tayo ay nasa laban-laban sa kasalanan at ang ating sandata ay ang tapak ng Espiritu, ang salita ng Diyos.